Pagpapala po sa ating lahat at salamat sa Panginoon dahil sa technology, tayo maaari magniig kahit man lamang sandasandali sa mga araw na ito. At tayo po ay taos puso at buong pagmamahal na bumabati sa Day by Day Australia, particularly sa Day by Day Melbourne, at ganoon din naman sa Day by Day New Zealand. Tatlo po ang kapatiran natin dyan, Day by Day Wellington, Day by Day Hamilton, at Day by Day Christchurch. Nawa, kayo po ay abutin ng ating pagniniig na ito through live stream na nagagalak sa Panginoon at patuloy na nakahandang tumanggap ng kanyang maraming maraming mga pagpapala. Ganon din naman sa mga kapatiran natin sa West Asia. Sa inyong lahat, ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin. Naging kagawian na natin na sa mga panahon na ito na tayo nagsasama-sama, nagpa-fellowship through live stream, ay nagbabahagi tayo ng mga leksyon mula sa Biblia. At ngayon, ganyan din ang ating gagawin para magkaroon ng lasting fruits ang panahon ng pananatili natin sa ating mga tahanan habang pinararaan natin itong sitwasyon na narito ngayon sa ating harapan. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating Lockdown Jonah. Jonah 1:1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. So sa simula pa lang, alam nating merong message itong kwento at may malinaw na messenger si Jonah. At maya-maya makikita nating meron ding malinaw na tatanggap ng message na ito. Tayo na nagbabasa ngayon, matagal na lumipas ang panahon, ay nakikibasa, tumitingin sa kwento nila, sa message para sa kanila, kaya hindi natin dapat biglang i-appropriate at angkinin ang lahat ng mga detalye ng kwento nito, bagamat meron tayong pwedeng matutunan at ma-apply sa ating buhay ngayon. Jonah 1:1-2. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. So may malinaw na object, Nineveh, isang malaking lungsod. Pero hindi sinabi sa atin kung ano ang kasalanan. But obviously, sinabi yun kay Jonah at yun ang kanyang mensahe na dapat ay dalin sa city na ito. The Jewish religion had its set definition of sins. So kung ano man yung pinag-uusapang particular sin na yan, lingit sa atin ngayon, pero sa kanila alam nila yon. Because sa Jewish scriptures, may malinaw na covenant or usapan between the Jews and Yahweh. So mayroong particular and clear malinaw na parties involved. At pagka sa usapan na yan, sila'y lumabag, may katumbas na parusa ang mga bawat paglabag. Pero remember, yan ay usapan between a certain people and nation, in that case, the Jewish people, and Yahweh. Sila ang nag-uusap, nakikibasa lang tayo. But with Jesus, mabuti pa sa simula pa lang malinaw ito, iba na ang usapan. There's a new covenant. May bagong usapan at merong bagong kausap sapagkat ang kausap ng Diyos sa new covenant with Jesus, hindi na lang mga Jew, kundi all believers in Jesus and all those who will believe. Kaya nga ang mensahe, hindi na lang para sa Nineveh, hindi lang para sa Israel, hindi lang para sa mga Jews who were in Babylon in particular, kundi now ang mensahe ay para sa Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth. And remember, maraming commands ay binigay si Yahweh sa bayang Israel. Pero isa na lang ang ibinigay ng Diyos through Jesus, and this command is to love. So dapat sa simula pa lang malinaw sa atin na iba ang order, ang world order nung Jewish world before Jesus at iba naman yung Christian world or the world of the Jesus followers after Jesus had been born and had given the world the message of God, which then was no longer limited to Israel but to all people who will believe. So linawin natin, iset natin yan bago tayo sumangkot sa kwento nitong si Jonah. Because ang tendency ng marami, makikisangkot ka sa kwento ng mga sa Jewish scriptures, kwento ng dealings between Yahweh and the Jewish nation, tapos i-imagine mo ngayon na ikaw yung Jewish nation, na sa'yo ibinigay yung utos na yun, yung ginawa ng mga Jews, gagawin mo rin. No, it's particular to them. It is clearly for them, not for all people.
sila ang kausap sa covenant. Kaya tayo'y nakikibasa, pero nakikipaghimalay, humahanap ng mga lesson na universal na pwede natin i-apply sa buhay natin ngayon, pero hindi tayo magpe-pretend na tayo yung kausap at buong-buo nating i-appropriate at i-apply sa atin yung naganap nun, particularly sa kanila. Dapat malinaw, Jesusness is not Jewism. Diyan maraming kalituhan ng Christian eh. Anong pinagkaiba ng Christianity sa Judaism? Anong pinagkaiba ng usapan ng Diyos through Jesus with the believers in Jesus at usapan ni Yahweh noon sa nation of Israel? Jesus believers and followers define and look at sin from the Jesus perspective. Kaya hindi pwedeng kukopihin walang lagi yung mga confession, yung mga repentance ng mga Israelites noong unang panahon. Kasi iba yung sins nila, iba yung usapan nila with Yahweh kung ano ang sin. At ngayon, iba naman with Jesus kasi isa lang ang kumanda yung binigay. Of course, lahat ng mga magaganda, mabubuting katuruan ng Jewish scriptures ay maaari at dapat lang na i-apply ng mga Jesus believers kung ito ay hindi labag sa Jesusness. Kaya dapat padadaanin sa Jesus filter. Hindi yung parang hindi naman nangyari sa Jesus. Paghahalu-haluin mo yung Judaism and the teachings of Jesus, ang magiging bunga niyan is confusion. So, Jesus believers and followers define and look at sin through the Jesus filter. And by the standards of Jesus' only command, which is love. What is unloving to Jesus, that is what is sinful to us. And unloving religious regulations are sinful. Unloving religiosity is sinful. Bagamat alam natin that by the standards of the Jewish scriptures, marami silang very unloving practices in the name of the law and for the sake of the law, pero yon ay standard nila nung panahon nila, nung Judaism ang sistema. At hindi yun pwedeng i-import whole, buo, sa Christianity or sa Jesusness. Diyan kasi lang gagaling ang maraming sometimes stress and confusion. Now, sin as defined by Judaism is different from sin as defined by Jesus. Alam natin yun. Kaya nagagalit yung mga Jewish leaders, yung mga teachers of the law and the Pharisees kay Jesus. Kasi ang kanyang reading and interpretation and application of universal heavenly truths ay may mga hindi laging tugma sa mga traditional reading ng Israel. So sin as defined by Judaism is different from sin as understood and articulated by Paul, which of course he learned from the Lord Jesus. Walang one-to-one correspondence on Jewish scriptures at ang Christian scriptures. Ang Gospels, merong mga area of commonality, merong pare-pareho na tinuturo at magandang parehong i-apply, pero merong unique teachings si Jesus na hindi swak doon sa matandang katuruan ng Jewish scriptures. At meron din katuruan yung Jewish scriptures na hindi swak sa mga teachings ni Jesus. Kaya nga sila mismo nung panahon na yun nagkaroon ng conflict hanggang ipinapatay nila si Jesus. Sa mga Jesus believers, dapat yan malinaw. The new order under Jesus cannot be measured by the standards of the old order. Cannot be made to fit in the frame and mold of the old order. And cannot be limited to the mold of the old order. This is a mouthful. Medyo seryoso ng konti na pag-aralan. Medyo kailangan ng konting pag-concentrate. Pero we have all the time and we have all the space to be able to do that. At maganda kasi ma-establish din ang ganyang mga bagay. Kasi itong story ni Jonah ay maaaring napakadaling i-apply ng maraming tao ngayon sa buhay nila at magkaroon ng kuminsan ay pagkakabisala sa one-to-one application. Kaya nililinaw natin yung mga pagkakaiba. Now, sa tuloy ang kwento. Jonah 1:3. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonah sa takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pa mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. So, tumatakas sa message itong si Jonah, tumatakas siya sa assignment. At sa imbes na pumunta siya sa Nineveh na ina-assign ni Yahweh, kabaligtaran direksyon ang pinuntahan niya, sumakay siya ng barko.
na maraming katumbasang message na yan sa buhay natin ngayon, yung assignment na yan, yung pagtakas at yung barko, pero gawing personal lamang ang basa at application ng aral. Kasi wala na ang original context. Remember, nakikibasa lang tayo. Meron tayong mapupulot dyan, meron tayong matututunan, pero hindi pwedeng buong-buo isipin mong ikaw si Jonah, yung barko eh, ang buhay mo, etc., etc. Nagagawa tayo ng ganong correspondence, ganong pagtutumbas, pwede tayong magkabisala sa pag-a-apply niyan ng mga katotohanan. Jonah 1:4-5. Ngunit nang sila'y nasa Laod na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanika nilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. So nakikita natin yung plurality of the culture, of the people who were on the boat. Iba-iba ang kanilang bansa, iba-iba ang kanilang relihiyon, iba-iba ang kanilang mga tinatawagang Diyos. At dahil sa lakas ng bagyo, natakot sila, kaya pinaghuhulog nila sa dagat yung napakahalagang dala nila, kaya nga sila nagbabarko para magdala ng mga cargo na yan, pero para pagaanin ng barko, para hindi sila tuloy ang mapahamak, inihagis nila. Siyempre, sa buhay natin, may mga universal correspondence yan, equivalents, na kung gusto nating lumampas sa isang mahirap na kalagayan, meron tayong mga i-give up. Meron tayong mga kailangang ihagis overboard para gumaan ang ating paglalakbay. Kayo na ang mag-apply niyan kung ano yon. Ano ang pwede natin at dapat natin i-give up sa mga sandaling ito para gumaan ang ating paglalakbay at makarating tayo sa ating paroroonan. May kanya-kanya tayong mga dala-dala na pwede nating i-give up, pwede nating isa-isang tabi dahil mayroong mahalagang dapat gawin, and that is to go through the travel with the least baggage. Kailangan travel light. Jonah 1:5. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Si Jonah na dahilan ng bagyo, clueless, manhid. Natutulog lang siya, samantala ang lahat ay nag-aalala. Pero meron tayong isang lesson dito, mga kapatid, na nasa iyo na ang reaction mo sa bagyong dumarating, sa crisis, sa difficulty, sa trouble, sa challenge. Merong nervyos na nervyos, takot na takot. Meron namang nadadaan niya sa tulog. Nadadaan niya sa pahinga. So, it's not really the storm outside, but what is going on in your mind, in your heart, doon ka bubuo ng reaction sa nangyayari sa iyong kapaligiran. Jonah 1:6. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Very clear dito yung religious tolerance. Hindi pinilit nung kapitan na si Jonah ay magdasal dun sa dinadasalan ng kapitan. Sabi niya, magdasal ka sa iyong Diyos, kami magdadasal sa aming Diyos. In other words, there was this religious tolerance which was prevalent in ancient times. Bago umuso yung very massive mission work of the religions, mayroong ganong klaseng tolerance, ganong klaseng pagtatalastasan ang mga tao sa daigdig. Even the Jews did not impose their religion on the world at that time. Kanila lang yun, hindi nila yun ipinipilit sa iba. Jonah 1:7-12. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpanagulatan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon ang kanilang ginawa at naabunot ang pangalan ni Jonas. So nabisto na si Jonas ang dahilan ng bagyo. Kaya kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Isang bansa ka galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako isang Hebreo na sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinatakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Tinatakasan mo ang iyong Diyos. Tinatakasan mo ang lumikha ng dagat, ng lupa, ng langit. At paano mo tatakasan? Eh kung siya ang lumikha ng
kalangitan, dagat at lupa. Kahit sa kapupunta, nandun siya. Tama nga naman. Paano mo tatakasan yung Diyos? Nandun siya sa lahat ng lugar. Ito pwedeng maging negative doon sa tumatakas, pero doon sa mga kailangan ng tulong ng Diyos, yung kailangan ng kanyang pag-aaruga, yung kailangan ng kanyang proteksyon, comfort yan. Kasi laging nasa lahat ng lugar, lahat ng dako, lahat ng oras, ang Diyos. Sa pagpapatuloy, verse 11. Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo, sagot niya. Maraming nadaramay, pero tandaan natin, tulad ng inuulit-ulit ko kanina, gawing personal ang pagbasa. Baka naman dahil sa dumadaan na challenge sa ating paligid, eh, ihagis nyo ang inyong biyanan sa bintana. No? At angkinin nyo yung kwento, mag-assign kayo kung sino si Jonah, kung sino yung dapat ihagis. Doon ang sinasabi kong lagi mag-ingat. Kaya ang pag-a-apply mo lang dapat dito, personal eh. Hindi mo i-apply sa iba. Yung tingin mo nakahulugan ito, i-apply mo sa buhay mo, pero hindi mo dapat ito ipilit sa iba kasi chances are you will have mistakes in making such correspondence kasi nakikibasa lang tayo ng kwento. Ang kukuhanin lang natin ay yung universal truths, pero yung particulars niyan, sila yun, kanila yun, hindi tayo yun. So sabi ni Jonas, ihagis niyo ako. Di bali na ako malunod dyan, mamatay ako, maliligtas naman kayo. So, gawin nyo na yan. Jonah 1.13, gayon pa man, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko. Ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. So, sinabi na ni Jonah dun sa mga kasama niya kung paano papatahimikin ang barko, hindi pa rin sumunod yung mga kasama niya. Ang sinunod nila yung kanilang bait, yung kanilang awa kay Jonah. Kaya sinikap naman nila dahil sila naman yung mga sailors na gandahan pa at galingan pa ang pagpapaandar ng barko, pero lalong lumalakas ang barko, walang magagawa ang skill nila against this natural calamity that was happening. They tried to not to have to throw Jonas on the water. So nakita nyo, kahit kani-kanino silang tumawag ng mga Diyos-Diyos nila, may universal kabaitan at kabutihan sa puso nila kasi lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Nagkaroon lang ng mga religious differences nung lumaon. At yan ay hindi ibig sabihin na hindi na sila pinag-aharian ng tunay na kabaitan at kabutihang loob ng Diyos. So this was kind-heartedness of non-Jews, which was very clearly articulated in this story. John 1.14, kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, o pati sila nakidalangin na rin kay Yahweh, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. So, alam nila na si Yahweh ang gumagawa ng nangyayaring bagyo na yon at nanalangin sila, sige po, sabi ng taong ito, ihagis namin siya sa tubig, gagawin namin, pero huwag po kayo magalit sa amin. Huwag nyo kaming papatayin dahil dyan. Dahil kayo naman daw po ang gumawa ng bagyong ito at ang kailangan nyo talaga itong si Jonah, hindi naman kami. So, eto, ibibigay na namin sa inyo sa tubig para huwag nang madamay pa ang maraming mga tao. So nakidasal sila. Jonah 1:15-16. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Ito yung sinasabi sa panalangin na itinuturo ni Jesus eh. Sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng nasa langit. So nung nasunod ang kalooban ni Yahweh, napigilin ang paglalakbay nitong si Jonah palayo dun sa kanyang misyon, tumahimik ang bagyo. Pag pinaghari ang kalooban ng buong Diyos sa lupa, tatahimik ang lahat. Yes, dapat nating hanapin kung anong pwede nating gawin, i-contribute, anong mga dapat nating ihagis na baggage, anong dapat nating gawing paghagis ng sarili natin siguro sa tubig para bumalik tayo sa will of God, sa plano ng Diyos, sa vision binibigay niya, pero gagawin natin yun personal. Hindi natin i-impose sa iba yung ating mga personal interpretations. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya sila ay nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. So yung mga kasabay nitong si Jonah sa barko,
naging believers bigla. Nag-alay pa sila ng mga handog at may mga panata pa sila na nga akong maglilingkod sa kanya. And this is probably a conversion by fear. Dahil lang natakot. Ang hindi natin alam, kung tahimik na yung barko, tutok din pa ba nila yung sinabi nila habang natatakot sila. Kaya kuminsan, yan naman ang disadvantage nung conversion na pinwersa dahil lang natakot yung tao. Kaya mas maganda yung hindi lang dahil natatakot ka, hindi lang pero magusto pa solve ng problema, kaya ka nagdadasal, kaya ka nag-offering, kundi dahil talagang dinapuan ka ng pananalig at naunawa mo na ang Diyos ay dapat mo talagang kilalanin sa bahin at paglingkuran. Pero hindi lang dahil natatakot ka. Kaya hindi magandang ipanakot ang crisis, hindi magandang ipanakot ang mga bagyo, ang mga bulkan, ang mga kung ano-ano, para lang ang tao biglang lumapit sa Diyos. Kasi pag nawala na yung danger, ano naman ang assurance na mananatili siya doon kung lumapit lang siya sa Diyos para mawala yung danger. Kaya mas malalim dapat ang panghawakan para ang tao ay lumapit sa Panginoon. Jonah 1:17. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ito at itong tinatawag nating lockdown. The Jonah lockdown. Kaya naging lockdown boy itong si Jonah. Maraming mga lockdown sa Biblia eh. Pero tingnan nyo, nung nagpahagi si Jonah, alam niya na ang susundin niya ay ang kalooban ni Yahweh. Hindi naman siya nalunod. May lumulun sa kanya na isang dambuhalang isda. Buti na lang malaking isda, so hindi masikip. Yung kinalagyan niya, yung tiyan ng isda maluwag. Eh kung maliit lang yun, hindi ang sikip-sikip. So, dambuhalang isda ang lumulun sa kanya. Hindi siya hinayaan ng Diyos na magpunta doon sa pusod ng dagat, sa ilalim ng tubig. May kumuha agad sa kanya. Bakit? Kasi yung hakbang ng paghahagi sa kanya at ang pagbavolunteer niya, ihakbang yun sa pagsunod kay Yahweh. Pagsunod sa kalooban, titigil na siya na sa direksyon na papalayo doon sa Nineveh na pinupuntahan ng barko. So, sa pagbaba niya sa barkong yun, sa pagkakahagi sa kanya, natigil ang paglayo niya at maaaring magsisimula na ngayon ang paglapit niya at pagsunod niya sa kalooban ni Yahweh. Jonah 2:1-2. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo at sinagot ninyo ako. So, lockdown pushed Jonah into praying, into reflection na nangyayari siguro ngayon sa napakaraming tao sa buong kapaligiran. Dahil na lockdown, dahil na quarantine, dahil may mga bagyo, dahil may mga ganyan nangyayari, ayan tuloy naging madadasalin. Maganda naman yan, kasi sa hindi ka magdasal at least. Pero dahil sa lockdown, siya ay natulak na maging mapanalanginin at maging mapag-isip. Jonah 2:2-6. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo at dinilig ninyo ako. So, ang tingin niya sa ngayon, he was as good as dead. Kasi nga parang symbolically, nalibing siya, nasa ilalim siya ng tubig. Dahil siyempre, yung isda na yun, lumalago yun. Doon sa loob ng tubig, hindi naman sa ibabaw. Dahil ang laki-laki nun. Itinapon ninyo ako sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malalaking alon ang sa akin ay tumabon. Akala ko'y malayo na ako sa inyo at hindi ko na kailanman makikitang muli ang banal mong templo. Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Napulupitan ang aking ulo ng mga halamang dagat. Ako'y bumaba sa paanan ng mga bundok sa libingan ng mga patay. So Jonah went through a sinking, hopeless feeling at ina-express niya ito sa kanyang dalangin. Jonah 2:6, ngunit mula roon, buhay mo akong iniahon, O Yahweh. So iniahon siyang buhay. Nang mararamdaman kong malalagot ng aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin at mula sa banal niyong templo, ako'y inyong narinig. Napakaganda ng realization nitong si Jonah. At sabi niya, halos malalagot talaga ang aking hininga. Doon ko kayo naalala, Yahweh, na nanalangin ako. At dinilig niyo ako. Yan, meron tayong universal lesson dyan. Na kahit pa nga napilitan na lang tayo magdasal dahil may panganib, dahil may discomfort, merong inconvenience, dasal pa rin yun.
effective pa rin yun at diringgin pa rin yun ng Diyos. But pray in a personal context. Yung may kasalanan ka, akuin mo yun, ilapit mo sa Diyos, pero kung i-assign yung kasalanan sa iba, huwag mong ituro yung iba na sila may kasalanan ng mga nangyayari, gawin mo lang personal. Ito ang tinutukoy natin na personalin mo lang yung application. Push to the brink, hanggang matauhan, yun ang nangyari kay Jonah. Chapter 2, 8 to 9. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosa na hindi nagiging tapat sa iyo, kung nag-judge pa itong Jonah ng iba, kung ang tinutukoy niya, yung makasama niya sa barko, eh, open nga yung puso ng mga yun, nag-open nga kay Yahweh, at magubuting loob sila, yun nilang ihagis itong si Jonah. Pero ito yung mga kuminsan ay attitude ng mga religyoso, yung maniniwala sila, sila naglagi ang tama, sila naglagi ang maka-Diyos, o inungkat pa niya yung mga tao may ibang paniniwala. Ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog, sabi niya. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh, na aking tagapagligtas. So itong si Jonah nagkaroon ng balik loob sa Diyos dahil sa lockdown. Again, maganda ito na ating kapulutan ng aral. Kung ang pagbabalik natin sa loob sa Diyos ay dahil sa lockdown, hindi may blessing na ibinigay sa atin ang lockdown na ito. Kung tayo ay makakapag-aral ng kanyang salita, meron tayong mga kaliwanagan na aabutin, merong mga katuruan na mauunawa, at merong mga pagbabago tungkol sa ating buhay at magiging mas maka-Diyos tayo, makatao, mas mabait, hindi napakaganda ng napala natin sa quarantine, sa lockdown, na napuwersa tayong mag-isip at manalangin tulad ni Jonah na nasa loob ng tiyanang isda, napuwersa na mag-focus sa Diyos. Jonah 2:10. Pagkatapos inutusan ni Yahweh ang isda na iluwas si Jonas sa dalampasigan. You see? Lockdown lifted. Natapos ang quarantine. Natapos ang lockdown. Bakit? Natutunan na kasi ni Jonah yung dapat matutunan. Napagsisihan na ang dapat pagsisihan. Naipanalangin na ang dapat ipanalangin. At nakipagkasundo muli sa Diyos. Na-renew ang kanyang covenant, ang kanyang usapan, ang kanyang pakikipagkasundo sa Diyos. Therefore, tapos na ang lockdown. Yung lockdown naman eh, para lamang siya ihiwalay sa iba niya mga concerns para makapag-focus siya sa Diyos. Ito kaya pwede natin i-apply sa ating personal na buhay at sa buhay ng lahat ng mga tao apektado ng lockdown sa lahat ng dako, na ito ay isang wake-up call. Ano ang kasalanan natin personally? Ano ang pwedeng kasalanan natin bilang human race? Sobrang ba tayo nagpabaya sa kalikasan? Sobra ba nating binibigyan ng imbalance ang nature na tuloy kung ano-ano mga kombinasyon ang nangyayari sa biology, sa paligid natin? Ano ang mga pagkukulang natin individually, as a family, as a society, as a religious group, as a nation, as humanity around the world? Yan ang magandang pagtuunan ng pansin during the lockdown. At pag natutunan na natin yung lesson, nagawa na natin yung pagbabagong loob, at alam na natin ang gagawin, hindi naman imposible na matapos agad ang lockdown na yan. Kaya samantalahin natin sa pag-iisip. But once again, sino na naman tayo to speak for the whole humanity, ihingi ng tawad ang mga kasalanan ng buong humanity, anong kasalanan kaya yun? Anong i-assign natin ang kasalanan? So gawin natin personal. Pag-isipan natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos. Ihingi natin ang tawad. Ayusin natin ang ating isip. Magkaroon tayo ng plano how to emerge from this as better people, edi mayroong napakalaking blessing na nakalaan pag nagkaroon na tayo ng ganong kaliwanagan. Jonah 3:1-3. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka na sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo. Hindi naman sinabi sa atin kung ano ipinapasabi. Between God na lang yun and Jonah. Nagpunta na si Jonas sa Nineveh. So sumunod na siya dahil sa lockdown. Dahil na puwersa. Pero maganda at sumunod pa rin. Jonah 3:3-5. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ang 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. So, merong prescribed time.
naniwala ang mga taga-Roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng pangluksa bilang tanda ng lubos sa pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. So ayon sa kanilang tradisyon, ayon sa kanilang relihiyon, ayon sa kanilang kinagisnan at mga kostumbres, sila ay nag-ayuno, nagdamit ng pangluksa bilang pagpapakita ng kanilang pagsisisi. Ngayon, yung pag-aayuno, pagluluksa, ay dapat kopihin ang lahat ng tao sa lahat ng panahon. We must never forget that it was unique to them. It was their way. It was their system. At ang bawat tao, ang bawat bayan, ang bawat pamilya, ang bawat lipunan, ay may iba't ibang paraan ng pagpapakita ng kanilang pagsisisi, ng kanilang pagbabagong loob, ng kanilang kaliwanagan. Kaya, maaaring gawin yan, pero hindi naman tayo obligadong kopihin yan. Kasi hindi naman tayo iniutusan na kopyahin yan. Yan ay ginawa nila, ay kinukwento sa atin, nasa sayo kung gusto mong kopyahin or not. Pero, ba't mo naman kukopyahin kung hindi naman yun ang iyong kaugalian at hindi naman ganon ang usapan ninyo ng Panginoong Diyos dahil nagpakilala siya sa iyo through Jesus in another way. Mga bagay na challenging pag-usapan at nakakakumisay, nakaka-challenge na pag-isipin mabuti. Pero ang mahalaga, ang makuha natin yung ideya. The people recognized and acknowledged yung mga pagkukulang nila at handa silang yun ay pagsisihan. At ipinakita nila yon sa paraan na ganoon ang paraan ng kultura nila. So ang lahat, responsive. Nag-ayuno. Nagdamit ng pangluksa. Naging malinaw sa kanila ang mensahe ng Diyos. Kung ano ang kasalanan nila. Well, hindi yung tulad kung minsan ng mga gaya-gaya lang. Hindi naman natin alam kung ano nga ba? Pag sinabi mong, oh, may pumutok na vulkan, o kaya oh, may tsunami, o oh, may lindol, kasi may kasalanan. Anong kasalanan? Sino magsasabi kung anong kasalanan yon? Sino ang may kasalanan? Yung mga Jews, yung mga tao dito sa Nineveh, yung mga tao pinag-aaralan natin, pwede silang magsisi kasi alam nila kung ano yung kasalanan nila dahil may malinaw na usapan sila ni Yahweh. Nilabag nila yon, alam nila ang consequence. Pero para i-assign mo sa iba yung pagsisisi nila, hindi naman kasali yung iba na yon sa usapan nila at ni Yahweh, that will be stretching the application of the story. So, importante na maunawa natin kung hanggang saan tayo kukopya at kung hanggang saan tayo pupulot lang ng mga aral. Jonah 3:6-9. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, nagkubad ng balabal, nagdamit ng pangluksa, at naubo sa abo. So this is the supreme person in that city. Nagpakita siya ng humility. Handa rin siyang magbagong loob at handa siya na gawin kung ano ang dapat para matigil na yung nakaambang panganib laban sa kanilang lungsod. At ipinasabi niya sa mga taga-Nineveh, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala rin iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdadamit ng pangluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ang lahat ng mga nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya sa kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Again, this is unique to them. It was their way of expressing their repentance. Kung kukopihin ba natin ito o hindi, well, it's your personal liberty to choose. Gusto mo bang gawin yun? Gusto mo bang mag-ayuno? Eh, personal. Pero hindi mo pwedeng ipilit sa iba. Kasi again, kwento nila yan ay kinukwento sa atin. Hindi naman sinabi sa ating gayahin natin at i-apply natin sa bawat suliranin na ating kinakaharap. Pero we can apply personal liberty kung anong approach nyo tungkol dyan. So ang hari at ang buong syudad na tauhan, nagpa siyang magbagong loob at magbalik loob sa puong may likha. But we should take note that an ancient Jewish and religious approach ang ginawa nila. Hindi lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, ay obligadong ganun din ang gawin. Jonah 3:10. Nakita ng Diyos ang kanyang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. So God is also responsive. God does not change.
God only changes approaches and dealings when people change their ways. Ano-ano pa ang mga lesson na pwede nating makuha sa pagkahaba-habang reading na ito? Hindi naman pwede kasi putol-putolin kasi dapat makarating tayo doon sa dulo. So, anong mga pwedeng lesson? Kung may lesson or application man, make it personal. Huwag mong obligahin ang lahat na yung mga meaning na ibinibigay mo sa kwentong ito, ayun din ang maging meaning nila. Huwag umimbento ng universal theology out of this. Do not misappropriate the Jewish scriptures to universal non-Jewish issues. Kasi yun ang dealing ng ni Yahweh sa kanila. Huwag needlessly kopyahin ang ancient Jewish practices. Although kung gusto mong gawin, personally lang, at hindi naman makakasama sa iyo, why not? Pero huwag mong obligahin ang iba na mayroong ibang convictions. Katulad halimbawa ng national repentance. Citywide repentance sa Nineveh at sa Israel, madalas national repentance. Bakit national repentance ang ginagawa nila? Kasi yung buong nation nila ang kausap ni Yahweh. Yung buong nation nila ang kasangkot sa covenant. So pag may pag-break sila, dapat national din yung repentance. Pero yung national repentance ng Israel, na buong nation kausap ni Yahweh, hindi naman pwedeng i-apply yan sa lahat ng nations of the world na hindi naman sila kasali sa usapan na yun. Pwede sila mag-repent kasi alam nila kung ano yung kasalanan nila. Dahil alam nila kung ano yung usapan, ano yung mga provisions ng covenant. Pag binibreak nila, alam nila. So they can pinpoint the sin and they can repent. Pero in a more universal setting, outside of the limited area of Israel or of Nineveh, sino ang makapagsasabi na kung may nangyayari ay dahil may kasalanan, dahil nagagalit ang Diyos, o dahil lang may ibang dahilan? Doon tayo dapat magpapalawak ng isip sa pag-apply at hindi kailangan kopyahin ang buong buo yung nababasa natin tungkol sa mga tao ito dahil meron silang sarili nilang konteksto. Yung kwento ay kanila, hindi atin. Meron lang tayong pwedeng pulutin na leksyon. Pwede natin kailangan gayahin ang lahat ng ginawa nila sa buhay. Jesus believers are not Jewish. So hindi kailangan kopyahin ang ancient Jews. Istorya nila yun. May distinctive teaching and style si Jesus. And many Jewish laws and practices were even canceled by Jesus. Iniba niya ang reading, iniba niya ang interpretation, yung iba outright na cancel. Mga dietary laws, mga laws on the Sabbath, mga laws on purity, yung ceremonial purity, clinical purity, marami. Marami itinuro si Jesus na hindi swak doon sa old mold of the old Jewish scriptures. Kaya nga galit sa kanya yung mga teachers of the law and the Pharisees. Now, Jesus believer ka, Jesus follower ka, dapat alam mo na iba naman ang identity mo ngayon kesa sa mga ancient Israelites, hindi ikaw sila, hindi tayo sila, iba sila nun. They were governed by their own traditions, by their own laws, and by their own covenant with Yahweh, which we are not party to, nakikibasa lang tayo. Hindi nagturo o nagpractice si Jesus ng widespread fasting for a cause, for instance. Although, hindi naman masamang gawin yun. Baka nga meron pang benefit, pero hindi kailangang requirement at hindi tayo obligadong kopyahin. Napakahalaga na isipin natin na yung 40 days fast si Jesus, that was the first and the last recorded fast of Jesus. And it was even developmental. It was part of a process na pagkabaptize sa kanya, kailangan may mga mangyari sunod-sunod. At yun ang naganap. He went to the desert, and certainly there was nothing to eat there. And, well, we believe that there was also a determination on his part to focus on the spiritual event that was unfolding. That was the first and only fast of Jesus recorded. And there's no recorded event na nagturo siya sa mga tao to have a widespread public fast about an issue. Although, kung gusto ng mga tao ngayon gawin yun, hindi naman yun pinagbabawal at hindi naman yun masama. Huwag lang gawing must, huwag gawing requirement at hindi tayo kailangan mangopya ng ancient Israelites kasi iba ang usapan nila with Yahweh at iba ang usapan natin ngayong mga Christians with God through Jesus. Mark 2:18-20. Now John's disciples and the Pharisees were fasting. So si John kasi is a prophet of the Old Testament. Siya ang last prophet of the Old Testament. So mahilig din siyang mag-fast. Mga Pharisees, mahilig mag-fast. Some people came and asked Jesus,
How is it that John's disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not? So napansin na nila agad yun, bakit si John at kanyang mga disciple, but yung mga Pharisees, lahat sila nagfa-fast, pero kayo hindi, mga followers ni Jesus. Jesus answered, how can the guest of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long as they have him with them. But the time will come when the bridegroom will be taken from them, and on that day, they will fast. Pero sabi ni Jesus, I will never leave you, I will never forsake you, I will even send the Holy Spirit to be with you. So, kailan naman nawala yung bridegroom? Kailan naman nawala? So, lagi natin kasama si Jesus. Matthew 28:20, sabi niya, and surely I am with you always to the very end of the age. So, lagi natin kasama ang Panginoon. So, sabi niya, kasama pa nila ako, hindi sila magfa-fast, hindi kailangan, kaya hindi niya na-require itong fasting. If fasting helps people to focus on prayer, sometimes biologically, physically, meron ding nagagawang chemical changes sa body, nagiging mas receptive tayo sa spiritual activity, why not? Go ahead and fast. If you have a conviction to fast, go ahead and fast. Kaya lang huwag natin i-require sa iba yun. Gawin lang natin personal yung conviction. Kasi wala tayong panghahawak ang turo ni Jesus para igiit at ipilit yan sa iba. So, kanya-kanyang conviction. Kung may lockdown sa personal na buhay, lahat tayo ngayon may lockdown, pero gawin natin personal yung application. Seek and return to God. Pray. Makipag-ayos, makipagkasundo sa Panginoon at sa mga taong malapit sa atin. Clarify kung ano ang babaguhin at susundin tulad ng ginawa ng mga marino na nakasakay sa barko, katulad ng ginawa ni Jonah na nasa loob na siya ng isda, nilinaw niya sa kanyang sarili at sa Diyos kung anong gagawin niya, anong susundin niya, at ano ang babaguhin niya sa kanyang buhay. At pag natapos ang lockdown, keep your end of the bargain. Keep your commitment. Baka man mamaya, pag natapos na yung lockdown, nakalimutan na uli ng mga tao magdasal, makalimutan na uling mag-livestream para pag-aralan ng mga salita ng Diyos at magkanya-kanya ng mga takbuhan sa ating mga kung anong pinaggagawa. Nawa, itong lockdown na ito, itong makaranasan natin, may we emerge out of it better. Better persons, better believers of the Lord, better followers of Jesus. At bagamat, syempre, marami na tayong pwedeng iwaksi sa mga naobliga tayong paggagawain dahil naka-lockdown. Pero nawa, merong patuloy na magagandang kaugalian, magagandang realizations at habits na kahit matapos ang lockdown, itutuloy natin at yun ang magiging permanent blessing sa atin among many ng ganitong inconvenience na nararanasan ng napakarami. Nawa ang particular story ni Jonah, pakapulutan natin ang universal truths na pwedeng i-apply sa ating buhay ngayon, pero hindi natin kailangan kopyahin lahat ng detail kasi buhay niya yon, dealing yun sa kanya ng Diyos, at hindi tayo obligang kopyahin ang lahat ng ginawa niya. God bless you, and may you be a blessing to everyone na kasama niyo sa lockdown.